Hello guys, this is DJ Villanueva and today nandito tayo ngayon sa ating beast mode. Ito yung pinaka magandang beast mode na mapapanood mo dahil hindi ka matututo ng mga kalokohan sa pagdadrive. Ang matututunan mo kung paano ka mag-grow sa buhay. So ito yung beast mode na personal development na may matututunan ka. So kakalis lang natin ng bahay ngayon. Ang importante bago ka umalis ng bahay, alam mo kung saan ka papunta. Okay, alam mo yung destination mo. Dahil marami mga tao na umaalis ng bahay, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So sa buhay natin ganun din. Maraming tao na hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. Yung ginagawa lang nila yung mga bagay-bagay dahil gusto lang nila kumita ng pera. Marami tayo nakikita ng mga tao na hindi nagiging masaya sa buhay nila, hindi sila nagiging successful. Dahil hindi naman nila alam kung anong gusto talaga nilang gawin. So as early age, kailangan alam mo na kung ano yung gusto mong gawin. Okay? Kailangan alam mo na yung destination mo. Ano yung gusto mong maging within 20 years from now? Ano ka na at sino ka na? Napaka-importante nun kasi pagka hindi mo alam kung saan ka papunta, masasayang yung oras mo eh. Maraming daan, maraming mga kumbaga mga distraction na dumadating sa buhay ng tao na kakain ng oras mo. So pag nakain yung oras mo, that's it. Magigising ka na lang, 50 ka na, magigising ka na lang, 60 ka na. So sayang yung panahon mo. So as early age, kahit sa school eh, pag hindi mo alam yung course mo, maglilipat-lipat ka ng, pag hindi mo alam yung gusto mong maging, lipat ka ng lipat ng mga courses mo. So kailangan, alam mo na talaga yung gusto mo para hindi masayang yung oras and pera mo. So sa buhay ganun din. The question is, ikaw, alam mo na ba kung saan ka papunta? Alam mo na ba kung ano yung gusto mo talaga? Gusto mo talagang gawin sa buhay mo? And eto, nandito tayo ngayon, traffic. Stoplight ata dyan, no? And sa buhay, ganun din eh. Minsan, dumadating sa point na kailangan mo huminto. Minsan, yung circumstances na dadating sa buhay mo, talagang pinapahinto ka. Just to, ano, no? Para maintindihan mo na kailangan mo mag-reflect, kailangan mo mag-isip. And minsan, ano yan eh, kumbaga sa ano, maraming humahad lang sa'yo na mga distraction, mga discouragement sa buhay natin. And marami taong ganun. May mga kakilala tayo na ano mo yun, dumami yung problema nila sa buhay, na-discourage sila ng todo. And yung iba, talagang ano, hindi na nakabangon ulit. No? Kahit na magaling, kahit na talented, maraming ganun. Ang importante dyan, ano eh, para sa akin, ang take ko sa buhay, ganun talaga eh. Kahit hindi mo ipag-pray, kahit hindi mo gustuhin, dadating sa'yo yung ganun eh. Dadating yung time na madi-discourage ka talaga, dadating yung time na parang susuko ka na. And for some people, dumadating sa point na gusto nila magpakamatay, gusto nila tapusin yung buhay nila. Siguro hindi lang nila naintindihan na ang life, naka-design na ganun eh. Naka-design siya na magkakaproblema ka talaga eh. And even sa Bible, nilagay nila yan na in this world, you will have trouble talaga eh. Pero ang importante dyan is kung paano mo haharapin yung mga problema mo. Kung paano mo i-overcome yun. Lahat tayo dadaan dun eh. Pero hindi lahat makakalagpas dun. Hindi lahat makakalagpas. And tanda mo lang, kapag ka nandun pa sa moment na down moment mo, lahat, halos lahat dumaan dyan. So hindi ka nag-iisa. So what matters is paano mo lalagpasan yun? Paano mo titignan yun? So the question is, paano ka nag-iisip every time na nandun ka sa ganong sitwasyon? Paano yung ginagawa mong strategy? Ikaw ba yung tao na nadi-discourage ka or down ka na, dinadown mo pa yung sarili mo? O ikaw yung tipo ng tao na hindi ka pumapayag na nadadown ka. Ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng tao na mag-encourage sa'yo. So, yun ang importante.
paano mo hinahandle yung mga nagiging problema. And now, nandito tayo ngayon pa rin, nagbubiyahe tayo, medyo walang traffic, dire-diretso lang tayo. And kanina, ang daming umu-overtake sa akin, no? Sobrang ano. Alam mo, kailangan maintindihan natin na tayo nagkocontrol ng buhay natin eh. Parang pagmamaneho yan eh. Pwede kang huminto, pwede kong bilisan. Kung gusto ko, pwede ko bilisan. Pwede ko rin bagalan. Pwede rin ako mag-overtake kung gusto ko. And sa buhay, ganun eh. Karamihan ng mga tao, yung buhay nila, kala nila ibang tao nagda-drive. They keep on blaming other people kung bakit ganun yung buhay nila. Well, ang totoo, wala namang ibang gumagawa nun, tayo din. So maraming tao na may mga situation sila na sinisisi nila iba, yung iba naman. Kasi si ano, iba sinisisi nila, pati nanay nila, yung iba yung gobyerno sinisisi, yung iba yung boss nila, and yung iba yung mga tao nila. Pero by the end of the day, mas maaga mong ma-realize na walang ibang gumagawa ng buhay mong maliban sa'yo, mas magiging maganda yon. Kasi you take 100% responsibility sa buhay mo. And the question is, paano mo ngayon tinitignan yung buhay mo? Paano mo hinahandle yung buhay mo? Ikaw ba yung tipo ng tao na you keep on blaming other people sa lahat na nangyari sa buhay mo? O ikaw yung tipo ng tao na you take 100% responsibility sa buhay mo? And para sa akin, ang pagmamaneho, pag maganda yung takbo ng auto mo, okay yan. Kaya lang, dumadating din sa point na, alam mo yun, minsan nasisiraan ka, minsan pati yung gulong mo. Para sa akin, ang gulong, ano yan yan? Yung gulong natin, ano yan yan? Pag bago pa yung sasakyan mo, matagal pa yung mapudpud. Pero the more na ginagamit mo yung sasakyan mo, unti-unti yan napupudpud. Maybe after 3 years, pudpud na yung gulong mo. Kailangan, ano na, kumbaga kailangan, wala na siya. Kumbaga wala na siyang silpe. Kapag ka napudpud na siya. And para sa akin, ang buhay ganun din. Pag bata ka pa, kaya mo pang gawin lahat. Pero dadating yung time na tatanda rin tayo. Dadating yung time na napupudpud din tayo. I remember yung mentor ko nung na-meet ko siya, sabi niya sa akin, TJ, mamamatay din naman tayo, di ba? Bakit ka natatakot mag-rest? Bakit ka natatakot na gawin yung gusto mong gawin? Bakit ka natatakot mapahiya? Mamatay din naman tayo, di ba? So, sabi niya sa akin, TJ, mag-rest ka o hindi, mamamatay ka rin. Pag nag-rest ka, mamatay ka rin. Pag hindi ka naman nag-rest, mamatay ka rin. So sabi niya, might as well, you go rest. Okay? So mag-rest ka. And ako, naniniwala ako doon. And napakaraming tao na hindi nagiging successful. Dahil they think they gonna live forever. Akala nila habang buhay tayo sa mundong to. Pero ang totoo, hindi. And the moment you realize na you're not gonna live forever, yun yung moment na you will treasure your time. Talaga magkakaroon ka ng wisdom, and I think that is the greatest motivation in life. For me, the greatest motivation in life is understanding that one day you will die. And that is the greatest motivation in life. Pag alam mong hindi ka habang buhay-buhay, mas nagiging productive ka. Kung naalala mo nung nag-aaral ka pa, di ba binibigyan ka ng mga exam ng teacher mo, 1 month, let's say, bibigyan ka ng project, and then, yung project na yung 1 month yung project nyo. And, yung project na ibibigay sa inyo, kahit na 1 month siyang binigay sa'yo, ginagawa mo siya 1 week, or last day, yung iba nga, last minute, no? Saka lang nila ginagawa yung project na yan. Pero kahit na last minute mo siyang ginawa, kahit na last day mo siyang ginawa, natatapos mo pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo, sa isipan at sa puso mo, kailangan matapos mo. Kaya mo siya natatapos. So, yun ang sekreto. Sa buhay, in order para maging successful ka, kailangan alam mo na may deadline ka. Alam mo kung hanggang kailan ka.
What if you only have 5 years to live? Will you still do what you're doing right now? Sa tingin mo, what if you have 10 years to live? Iibahin mo kaya yung daily routine mo? Mas magiging passionate ka kaya sa buhay mo? Paano ka kaya mabubuhay? And I think that is the greatest motivation in life. Understanding that one day you will die. So, papunta tayo ngayon sa destination natin. So, napaka-importante, paalis ka pa lang ng bahay. Alam mo na kung saan ka papunta. May gas ka, kumpleto ka, and katulad niya, may nagka-camera sa akin. And napaka-importante nung may kasama ka rin. Ako naniniwala ako doon na hindi mo kaya maging successful mag-isa. Kailangan mo ng taong tutulong sa'yo.